Hello guys, magluluto ngayon tayo ng bilog na tulingan. Yung pong ano, lalaking tulingan, ayan. Ang buntot po, tatanggalin po natin yung anong yan, buntot na yan, hugutin po natin yan. Ayan. Pagkatapos po ay lalagyan at tatanggalan po natin yan ng hasang. At ang tulingan po talaga ay napakadugo talaga. Ayan. Kailangan talaga hugasan natin ng ayos yan at patuluin natin. Hatiin lang po natin yan sa tatlo. Ayan. Pagtatluhin po natin yan. Ang sinatawag pong babaeng tulingan, yung pong lapad. Yung lapad siya. Ito yung pong bilog. Ayan, talagang masarap yung bilog na tulingan. Ayan. Tanggalin po natin yung hasang na yan. At talaga naman po ngayon ay may mapait pa yan pag hindi natin nalinis ang ayos yan. Ayan. Hiwain po natin yan. Yan po, imamarinate natin po yan sa kalamansi at toyo. Ayan po yung ating ibinukod na yan. Marinate po natin yan ng isang oras. Ayan na. Igayak na po natin yan. Ayan. Tinuyuhan na po. O, alalay lang po tayo sa pagtuyo. Tantyahin din po natin yung tamang-tama lang. Ayan. Tapos lalagyan po natin yan ng kalamansi. Pagmamarinate. Ayan. Maghihiwa lang po tayo ng kalamansi dyan. Hop. Hiniwa na. Baka mapakasama ang kamay. Ay talaga nang napaka-importante po ng ating kamay. Ayan. Sinala na po sa ating mga daliri. At yan. Hindi na kumuha po ng mga salaan. At automatic na po na ginawa na pinisa na po dyan. Okay, para po yung buto ay hindi man mapasama dyan. Kasi po pag ang buto ay napasama dyan, ayun po ay may kaunting pait. Ayan na. Talaga pong pinigana po. Ayun ay anim na kalamansi po yan. O hindi ko na rin po nabilang yan. Ayan, tinantya ko na rin lang po yan. Yung kalamansi yan. Kasi naman po malalaki yung kalamansi natin ginamit yan. Yan, marinate po natin dyan ng mga isang oras. Tapos po yan, pag namarinate natin dyan, siyempre, yan po ay tatanggalin natin dyan sa ating pinagbabara na yan. Tapos yan po ipiprito natin. Yan. Hanggat po tayo namarinate yan, nagagawa po tayo ng ibang mga gawain. Maghihiwa po muna tayo ng mga ating sangkap dyan. Ayan, habang nagmamarinate tayo. Yan po ang bawang natin. Talagang pinisa na ng pinisa. Yan po namang bawang na talagang hiniwa natin na maliliit yan. Ayan, marami po yan. Ayan po yung ating baboy. Yung pork chop natin yan. Ang kinuha ko po lang dyan yung may parting laman. At saka po yung may kaunting buto. Hindi ko na po isinama. Itinabi ko na lang po yan. Ayan po yung ating maanghang na siling gagamitin. Maanghang. Ayan na po. Ayan pong karning yan, palalambutin po natin yan muna. Hanggang sa maiga po yung tubig at hanggang sa sa'y magmantika. Ayan. Pag nagmantika na po yan, ayan, itatanggalin natin at isisit aside po natin yan. Naglagay po tayo dyan ng ano, tubig. Para naman po yung lumambot siya na lumambot. Patapos, pag naiga na po yung tubig niyan, siyempre, lalabas na po yung mantika niyan. Ayan na. Yun po ang gagamitin natin na pagpiprito ng ating isda na tulingan. Ayan na. Ayan po ay pagka namula na yan at lumabas na po yung mantika niyan, i-cover po natin. At para po yung madaling lumambot saka yung mantika po ay maiwasan natin yung mga talsikan sa ating table. Ayan. Ayan po. Ayan ay medyo ano na po. Yung tubig po ay medyo naiiga na. Na-absorb na po. Ayan. Ayan ay halu-haluin lang natin. At ang kasunod po niyan ay mantika na po ang lalabas niyan. Hanggang sa mamula na po yan. Magkulay brown na po yung ating
baboy na yan. Ayan. Yan po ang kakaibang luto ni Kuya Nelson sa ating tulingan. Ayan. Halo-haloin lang natin po yan. Okay po. Kasi po yung kaya tinubigan ko para po lumambot yung ating baboy. Ayan. Paigahin lang po natin yan. Okay, buksan po natin yan. Ayan, medyo po dapat pare-pares po ang kulay ng ating baboy na yan. Ayan, yung iba po ay medyo maputi pa. Babalik-balik ka rin po natin yan para magparehas po ang kulay. Pag-balance po yung pagkakaluto niya. Ayan, mantika na po kasi yan eh, yung lumalabas na yan. Pagmantikain po natin yan. At yan po mantikang yan, yan po rin yung gagamitin natin sa ating pagpiprito ng isda. Ayan. Na ating minarinate po. Ayan po, napakasarap na luto sa ating tulingan. Ayan. Bukod po sa sinaing na tulingan. Ayan na po. Parinito na po natin yan. Oh. Kita nyo po. Kulay, ano na po yan. Pwede na po yung isit aside po. Ayan. Tatanggalin na po natin yan dyan. Ayan na. Mamula-mula na po yan. At yan ay ilang sandali po itatanggalin na po natin dyan. Ayan na. Tanggalin na po natin yan. Kasi po eh basta yun ay mag light brown na, pwede na po natanggalin. Hindi na kailangan po malutong na malutong yan. Ay ang ating tulingan na yan. Op, may naiwan po po. Nakalimutan yata ni Kuya Nelson yung isang yun. Ayan na. Tinanggal na rin. Ngayon po, mag-isa po tayo ng bawang dyan. Ayan na. Ginisa na po natin ang bawang na yan. Ang ilalagay po natin dyan, na isusunod po natin dyan, mga idol, ay yung pong sauce na pinagbabara natin ng ating isda. Yung pinagmarinita natin ng ating tulingan na bilog. Ayan, tulingan bilog ha. Ay, sinasabi natin yung tulingang lalaki. Ayan. Kasi po yung babaeng tulingan, yun yung medyo lapad. Ayan, ilagay natin po yung sauce na yan. Ayan. Pag yan po ay ano na, pakuluin lang po natin yan. Kasi maglalagay po tayo dyan ng mga panimpla. Ayan. Ilagay na po natin yung ating dyan mga pampalasa. Ayan pong ating oyster sauce na yan. Yung pong lagay ko oyster dyan, yung maliit lang yan. Nasa sasay. Excuse me po. Ayan na. Nilagay na po. Ayan, sairin po natin yan. Kasi napakamahal po ng sangkap. Kailangan po natin eh. Yaka, magkasama po yung pamintang durog dyan at saka yung ating seasoning. Ayan na. Kinutkot na po. Kinutkot na. Haluin po natin yan para mag-mix. Ayan na po ang gawin natin sa ating isda, sa ating isdang tulingan. Ayan na po yung ating tulingan. Yung prinito po natin, ibalik na po natin dyan sa ating sauce. Ayan na, iniisa-isa na. Kita nyo po, kahit yan po ay hindi na lagyan ng sauce, ulam na po yan. May sausawan lang po tayo dyan, tuyo at kalamansi, ulam na yan. Pero mas pinasarap pa po natin yan. Okay, simmer lang po natin yan ng ano. Ilalagay na po natin yung ating mga baboy na pinalabasan po ng mantika na yan. Ah, po, grabe naman po yan. Talaga namang baboy pa lang po. Ulam na po yan. Ayan na. Malapit na po yung maluto. Makikita nyo naman po yung mga baboy natin yan. May laman po at may taba yan. Ayan na. Malapit na po yung maluto. At yan naman po ay dati namang luto na. Ang ibig sabihin lang natin ay pakuluin po natin ang pakuluin yung ating sauce. Ayan. Naglagay po ng tayo ng siling maanghang dyan. Ayan na. Talagang may kapit po ng kante ang hang. Para pang dampi-dampi po sa kanin ay may maramdaman po tayo. Pero alala lang din po tayo sa maanghang. Kasi hindi naman po tayo lahat ay mahilig sa maanghang. Ayan.
Makikita naman po yung ating baboy dyan at saka yung ating isda. Grabe na po ang ano, hindi lang po sa sinaing na tulingan po ginagawa yung taba ng baboy na yan. Ayan ay diniskartehan po natin yan. At yan po ay talaga namang subok na po ang lasa niyan. Nako, mapaparami po talaga ang kain natin yan. Ayan, saw, ibuhos-buhos po natin yung sauce na yan. Kita nyo po, talagang mamimili lang po kayo kung anong ulam nyo. Yung isda po o yung karne. Yung baboy natin, yung karneng baboy natin. Yan, balibaliktarin po natin yan at alug-alugin po natin yan. Ayan po ang gawin po natin ito sa tulingan. Hindi po laging sinaing na tulingan. Pero po kayo nagsaing ng tulingan, yung po mga ulo niyan, isinaing po natin yan na may kamyas. Hindi ko na lang po naipakita. Ayan. Ang kinuha ko lang po yung mga parting hulihan niyan. Hindi ko na po sinama yung ulo. Ang ginawa ko sa ulo, inano ko po yan. Sinaing ko po yan sa kamyas na sariwa. Hindi lang po natin naipakita. Kaya po, dalawang luto ang ginawa natin dyan. Mamula-mula na po yan. Talagang pwedeng-pwede na po yan. Ayan, ang itry nyo po, mga idol, sa tulingan. Grabe. Ubos po ang kanin. Magsaing na po kayo ng marami. Ayan na, inalog-alog na po. At yan po ay sa ilang sandali lang po ay pwede na natin po yung iserve. Ayan na. Ayan na, lagyan po natin ng siling maanghang yan. Wow! Kontrolado lang po ang paglalagay natin ng siling maanghang kasi kung tayo po mahilig kumain ng maanghang, hindi naman po lahat ay mahilig kumain yan. Ilagay na po natin yung ating sibuyas na pula. Pwede naman po puti, wala lang po tayong puti. Ayan ay pampaganda rin po ng design dyan. Ayan na. Maluluto na po. Ay, luto na po yan. Hintayin lang po nating medyo yung ating sauce ay maiga pa ng kanti. Kung saan ay ano, maabsorb ng ating isda. Ayan na po. Lapit na po yan. At pwede na po natin yung serve. Ayan na. Kulo ang kuluan na. Alaga naman po, kailangan may matitira po tayong pandampi-dampi sa kanin dyan. Op, tikman po natin yan. Kung ayos na po ang timpla niyan. Sinabi po, okay na. Wala na pong idadagdag tayo dyan panimpla. Talaga naman po si Kuweso, pag nagtimpla, isaktuhan lang talaga. Ayan na po, pinakita na po yung kulay at ganda. Yan, okay na po. Tapos na po ang ating pagluluto at pwede na po nating iserve.